sa isang liblib na pook sa Cabisu, Nueva Vizcaya. Nakakabit sa lupa ang buhay ng mga tao. Simple at payakman sa unang tingin, may nakatagong yaman ang lugar na ito sa pusod ng gubat, sa ilalim ng lupa. Sa Barangay Kapisaan sa bayan ng Cabisu, matatagpuan ang isa sa pinakamahabang kuweba sa buong Pilipinas. Dekada 60 nang aksidenteng matuklasan ito ng mga residente. Hindi para sa natatangi nitong yaman, pero para sa libu-libong paniking nakatira sa mga kuweba. Hindi nung unang panahon dito, kahit dito sa baba, naglipad-lipad sila. Dali naming tetrap. Kasi meron yung net na ginagamit namin sa pagtatrap sa kanila. So ganun karami yung paniki dati na mahuhuli nyo lang siya ng lambat ng ganyan Opo, lang? Sa isang dalawang oras makakalahati kami ng sako. Dalawang oras lang? Oo. Mula noon, pinasok na ng mga tao ang kuweba ng Kapisaan. At ang mga paniking dating naghari sa kuweba, naging pulutan ng iba. Makalipas ang tatlong dekada, halos naubos ang mga paniki sa loob ng kuweba. Kaya noong 1997, ipinagbawal ng DNR ang pagpasok sa Kapisaan Cave. Ipinagbawal na rin ang pangunguha ng anumang bagay sa loob. Makalipas ang 20 taon nang tuluyan ng makapagpahinga ang kuweba, doon natuklasan ng mga taga rito ang tunay na yaman ng Kapisaan. At ang mga bat hunter noon, cave guide na ngayon. Okay lang naman po sa inyo yon na pinagbawalan kayong kumuha ng mga paniki sa loob. Opo, ma'am, kasi nakita namin yung impact ngayon. Pag siguro kung naabuso lagi, baka yung mga paniki. Buhay o panika doon sa loob. Wala nang makikita. Wala na ngayon. Wala na ngayon. Ay, ito na. Mukhang nakarating na tayo dun sa bunganga ng kuweba. Yung isa sa mga entrance ng Kapisaan Cave na kung tawagin nila, Alayan. Pero di tulad ng ibang mga caves na pinapasok natin, di ba usually kung saan yung entrance natin, dun din yung exit. Itong Kapisaan Cave, iba. Ano siya, through and through. Kung saan tayo papasok, hindi tayo dun lalabas. Mamaya, pag nakalabas tayo after siguro mga 4 hours, ibang barangay na yung ating lalabasan. Ibang sitio na. Lord, hinihingi namin ang inyong proteksyon para sa ganon. Pagpasok namin ay kami po ay safety at sa paglabas din namin ay kami ay yung safety na lalabas po, Panginoon. Amen. May habang 4.2 kilometers ang kuweba ng Kapisaan. Marami itong pasikot-sikot sa loob, kaya madaling maligaw. Tatahakin namin ang pinakamahabang ruta mula sa barangay ng Alayan patungo sa Lion's Entrance sa dulong-dulo nito. Sa bungad ng kuweba, bakas ang pangaabusong dinanas nito sa kamay ng tao. So makikita ninyo nangitim na yung ceiling niya. Kasi kapag gumagamit sila ng sulo o kung ano man, nangingitim. Very, very sensitive kasi talaga ang mga cave walls and cave ceilings. Talagang kahit konting init o minsan nga singaw lang ng katawan natin, nakakapagpangitim doon sa mga formations inside. Umasa ako na sana sa aming paglalim, may naiwan pang bakas ng yaman ng Kapisaan.
Mula dito sa pinto ng kuweba, parang nararamdaman ko na may malamig na hangin from inside. At saka parang may naririnig akong sound ng tubig. Tubig nga ang aking narinig dahil makalipas ang ilang minuto. Ayon sa aming cave guide, ang tubig na ito raw ay patungo sa isa pang cave chamber na hindi pa napapasok ng mga eksperto. Ang lakas ng agos mula dito, tapos it's leading to a very deep pool. Parang malalim eh. So hindi tayo dadaan dyan. Indikasyon na buhay ang isang kuweba kapag pinapasukan ito ng tubig. Pero sa kaso ng Kapisaan Cave, hindi laging pabor sa tao ang pagkakaroon ng tubig sa loob nito. Panganib rin kasi ang dulot nito sa mga nangangahas pumasok. Dahil tag-init ngayon, yung tubig dito sa loob ng kuweba hanggang dito lang sa may baba. Pero ang sabi sa atin ni Kuya Rodel, kapag may mga malalakas na ulan na dumarating dito sa parting ito ng Nueva Vizcaya, umaabot daw hanggang sa lagpas tao, ano? Hanggang saan po? Hanggang dito? So kung nakikita ninyo yung mga itim-itim, ibig sabihin dyan, umagos din yung tubig ulan. Oh, lamig! Habang palalim kami ng palalim, pataas naman ng pataas ang tubig. Hanggang sa marating namin ang tila isang dead end. Saan na po tayo didiretso ngayon? Dito po. Dito? Dito po tayo dadaan. Tubig po yan, kuye. Opo, pero walang ibang dadaanan kundi dito po, ma'am. Gano'n po kalalim yan? Hanggang dito. Depende sa takat. Siguro ikaw, ma'am. So hanggang dito siguro. Sa inyo po hanggang dito. Oh my gosh. Sobrang inamig. Sanay akong lumusong sa ilog, pero sa tubig na ganito kadilim, mahirap maging kampante sa iyong dinaraanan. Ang dulo ng lagusan ay nagbukas sa isang mas malaking cave chamber na punong-puno ng stalagmites at stalactites. So, stalagmite kapag galing sa ilalim. Pag tumutubo from the ground, tapos stalactite kapag galing naman sa tulad ng stalactites at stalagmites ay nabubuo sa bawat patak ng tubig na sumisirit sa kisame ng kuweba. Ayon sa mga siyentipiko, kailangan mong maghintay ng 1,000 taon para lang makabuo ng 10 centimeters na stalactite. Yung bawat tulo niya, nagpo-form ng ganitong klaseng stalagmite. So, lumipat na siya, lumaki na siya. Ito naman, nagpo-form na siya ng bago. So, after so many years, hundreds of years, hopefully, itong drop na to, bubuo siya at gagawa na naman ng panibagong stalagmite naman. May mga ibang mga kuweba, nagdudugtong at nagiging column, yung stalactite at yung stalagmite. Nice. Pagdating namin sa susunod na chamber, tubig na naman ang sumalubong sa amin. So kahit medyo mataas na ng konti, kailangan iwasan pa rin natin yung ulo natin kasi andito, kahit na dalo kaliliit yung mga stalactites na yan, kailangan
Kaya po tayo na hindi natin siya makawakan.70% ng daanan sa Kapisaan Cave puno ng tubig. Ibig sabihin, halos 3 kilometro pa ng tubig ang aming tatahakin. Ano kaya ang itinatago ng kuwebang ito at ganun na lang ito kahirap pasukin? Sa dulo ng lagusan, nasagot ang aking tanong at namangha ako sa aking nakita. Ang tawag sa ganitong klaseng formation ay flowstone. Para rin siyang stalactite, pero ang kaibahan, usually nakakabit siya talaga doon sa mismong pader. Ibig sabihin nito, may malakas na agos ng tubig na nanggagaling mula doon sa pader at yun yung nagke-create ng ganitong klaseng formation. Parang waterfall, ano? Ang ganda. Dahil madalas pasukin ng tubig ang kuweba ng Kapisaan, iba't ibang uri ng cave formation ang makikita sa loob nito. Usually, ang mga stalactites and stalagmites, straight lang siya. Pero ito ang tawag dito, helictites. Curly siya. Ang cute! Spelunker's Paradise, kung tawagin ito ng mga eksperto. Pero kung gaano kaganda ang tanawin sa loob, ganun din naman kahirap ang daan para masilayan ito. Ayon sa aming cave guide, habang palalim ng palalim sa loob, paganda rin daw ng paganda ang makikita. Meron daw mga stalagmite na malakristal ang itsura. Pero para marating ito... So mula dito sa parting ito, lulusong ulit tayo sa tubig. Pero ngayon, hindi na hanggang dito. Mukhang lagpas tao na kasi parang may nakikita akong salbabida at saka lubid. Mukhang malalim to. Lagpas tao ang tubig na humaharang sa susunod na cave chamber. Ganun po yung kunyano, ganun po yung pagtawid. Naunang tumawid ang cave guide at ang aming mga cameraman para saluhin ang dala naming gamit. Akala ko tapos na ang kalbaryo pero hindi pa pala. Mas malalim pa ang susunod na ilog na aming hinarap. Dahil mas malalaki na ang stalactites at stalagmites sa bahaging ito, naging mas masikip ang lagusan ng kuweba. Saan kaya patungo ang lagusan ito?
hindi kami binigo ng kuweba dahil sa dulo ng madilim na tubig, mga kumikinang na obra maestra ang sumalubong sa amin. Narating na namin ang natatagong kaharian sa ilalim, isang kahariang pinanday ng libu-libong taon. Nalula ako sa laki at dami ng mga malakristal na bato sa loob. Pero kung ako'y napuno ng pagkamangha, napuno naman ng panghihinayang ang aming cave guide na si Mang Aaron. Batid niyang mas marami pa raw sanang magandang obra sa loob ng kuweba kung hindi ito inabuso ng tao noon. Ang daming taon na biblangin bago mag-perform, mag-grow yung stalactite at saka stalagmite. Tapos basta lang kukunin. Kukunin o sisirain. Kaya sa ngayon, nanghinayang kayo. Sayang sa nung panahon na ganun ako. Kaya ganun na lang kastrikto si Mang Aaron sa pagpapapasok ng mga bisita sa kuwebang ito para mapanatili ang natitira pa nitong ganda. Makalipas ang 2 oras na paglalakad, kailangan na naming lumabas. Pero kung gaano kahirap ang papasok sa kuweba, mas malaking hamon ang paglabas dito. Hindi ko na alam kung saan tayo dadaan kasi definitely hindi pwedeng dito kasi puro stalactites ang nandito. Hindi rin pwede dito sa side na to. Saan tayo dadaan, sir? Dito po tayo sa bababa po tayo dito, ma'am. Sa may talo ulit. Diyan? Sa bangin? Hindi ito ang unang beses na pumasok ako sa isang bangin. Pero dahil basa ang mga bato ng kuwebang ito, doble ingat ang kailangan para hindi madulas. So after 3 hours, narating na natin yung kalahati pa lang nitong kapisaan na cave. 4.2 kilometers kasi ang haba nito. So, mga 2 or 3 hours more to go. Let's go! Nang unang matuklasan ang kuweba ng kapisaan, hanggang bungad lang ang mga tao. Pero sa pagdaan ng panahon at pagpasok dito ng mga cave experts, dumami ng dumami ang mga natutuklasan at nabubuksan nilang bagong lagusan. Saan ang daan? Parang wala nang daanan. Saan po tayo dadaan? Parang pader na to. Dead end na ba? Ang akala mong pader, isang sikretong lagusan pala patungo sa isa pang kwarto na punong-puno ng stalactites at stalagmites. Okay. Mas puting-puti, tapos parang may kumikinang pa siya, parang may kristal, parang ganun. Pag yung pumapatak sa kanya na tubig, malinis po. Katapos doon sa taas po, yung buhay na buhay pa yung mga kahoy doon, hindi siya wala pong napuputo. Kaya yun, yung tubig na pumapatak sa kanya, malinis. So ibig sabihin, konektado rin siya doon sa kagubatan sa taas. Yes, so kapag ma
malusog yung kagubatan doon sa taas ng kuweba, mas puting-puti at mas malinis na malinis rin yung tubig na umaagos dito. Dahil dito, hindi lang kuweba ang pinangangalagaan ng mga cave guide na aming kasama, kundi pati na rin ang gubat sa ibabaw nito. Kung may isang bagay na labis na pinanghihinayangan ang mga taga-Kapisaan, ito ay ang mga paniki na minsang naghari sa loob ng kuwebang ito. Siguro kung hindi namin ginawa noon yun, baka hanggang ngayon, mas marami pang makita natin. Hindi gaya ngayon na unti-unti lang, pero talagang naghihinayan ako, pero wala na, tapos na yung panahon na yun. Oo. So ngayon, ang gagawin na lang, proteksyonan. Opo, ma'am. Makalipas ang mahigit 4 na oras na paglalakad, pagod na ang buong team. Makalabas pa kaya kami sa kuwebang ito? Ang kuweba ng Kapisaan ang isa sa marahil pinakamahirap na kuwebang aming napasok. Pero isa rin sa pinakakamangha-mangha. Ang tawag dito sa ganitong klaseng cave formation ay soda straw. From the name itself, straw, kasi hollow yung loob niya. Ayan o, nakikita mo, meron pa siyang droplet o. So ito, para siyang baby stalactite. Magiging full-blown stalactite siya kapag nabarahan yung dulo, tapos lalaki na siya. Pero right now, baby pa lang siya. Straw pa lang. Soda straw, kapag lumakas yung flow ng water mula dun sa ceiling ng kuweba at saka kapag nabarahan yung dulo niya, magiging ganito siya. Stalactites. Bawat bato at kristal sa loob ng kuwebang ito, pinanday sa loob ng mahabang panahon. Ito ang tunay na yaman ng Kapisaan. Mga obra maestrang likha ng kalikasan, isang kahariang dapat nating pangalagaan. Ay, labas na. Ito na, labas na tayo, ma'am. Ay, yeah! Finally! We conquered 4.2 kilometers. The fifth longest cave in the Philippines. Yay! Gabi na! Madalas katakutan ang mga madidilim na lagusan sa ilalim ng lupa. Maraming kwento at pamahiing nakakabit sa mga kuweba at mga hayop sa loob nito. Kaya naman ganun na lang ang pagbabaliwala at pang-aabuso ng ilan sa mga nilalang sa kailaliman.
Pero ang hindi alam ng marami, gaano man kadilim o kasukal ang mga ito, may natatagong yaman ang ilalim ng mundo. Yamang pinanday sa loob ng mahabang panahon, mga obra maestrang tanging kalikasan lamang ang makalilikha. Ito ay hindi ho ginawa ng human, hindi ho ginawa ng tao, ginawa ng kalikasan. Kaya dapat tayong mga tao ay pangalagaan din. Mapalad ang Pilipinas dahil binayayaan tayo ng ilan sa pinakamagagandang kuweba sa buong mundo. Sayang kung sisirain lang ito ng ating pang-aabuso. Magkaugnay ang lahat ng bagay sa mundong ito. Hindi tayo ang hari ng daigdig. Lahat tayo, mistulang bisita lamang sa malawak na kaharian sa ilalim at ibabaw. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.